Ano na po natin, pagbibili po tayo sa sasakyan, dahil meron po tayong paradaan. Kasi government property. Yan, itong number na po. Paano pag nakataas dito? Okay. Sino po may-ari nito, ma'am? Yan mo. Oh, hindi po tayo pwede mag-park. Nakita po kasi sinisipa. Hindi niya ginalaw yan. Nakita po, ginanyan kasi may sumipa, babae ro. Sinipa yan, ginitingnan lang po yan. Kasi once na masira pa, pwede po kayo makulong. Oo, oo, oo. Hindi po kanina nito tayo. Ay, hindi po. Kanina tinatanggal. Hindi po. Nandito tayo sa Florentino Street. Mabuhay din po ito. Ito. Ang may-ari po nito is doctor. Ayan. Naklamp na po yan. Bali, babayaran po yan sa Central Market 900 pesos. Kapag mabuhay lang po, hindi yung pwede mag-park anytime, 24/7. Ito itong isa, nagawa na po ng report yan. Kasi ito ginagawa ng report ni Sir Nomer. Mabuti sana kung hindi kami sa ganito. Dalil ko lang naman kami. Ayos na naman. Kasi sa inyo ba? Hindi. Po. Ito ba si Tom? Ginagawa na po ng report ni Agawad Lino. Ayan, payo po natin sa ating mga kabahayan po ulit, paulit-ulit. Kung bibili po tayong sasakyan, dapat po meron tayong paradaan para hindi po tayo maklamp. Maghanap muna kayo ng paradaan. Dahil bumis na kayo. Ayan, hindi po natin malamang paano na po ito sa mga bangko. Kasi once na may mag-CA po, kailangan po may garahe po kayo. Kung may garahe po, i-indicate ng CA yun na kung ilang sasakyan ng kasya doon sa garahe. Kapag hindi kayo qualified, hindi kayo ma-approve sa ano, sa CI. Ayan, kaya ako nababanggihan, dati po kasi tayong CI tsaka supervisor. Ayan, service po tayo nagtrabaho sa ano, sa CI department. Kaya pag ganito pong mga nasa kalsada, hindi namin ina-approve to. Lalo kung nangupahan po kayo sa isang bahay, ginagawa po namin ng report yan kung own or rented yung property. Pag rented po yan, na 50-50 na ma-approve. Tsaka nagbe-verify kami sa admin office kung registered owner ng property sa mga subdivision, sa mga condominium. Chine-check din namin yan kung mga negosyante, yung DTI, sa CSO office, BPLO. Kung sa company mo po, chine-check din namin yan sa ano, SEC. Yan. Sa CIMA po may mga delinquent account sa bangko. Nandito po tayo sa may Vicente Cruz, malapit sa Espanya. Ang titignan nyo, dito sa may puno sa ilalim, medyo lawit po sa kalsada. Vicente Cruz. Dalo po ito, ayan. Ito pong Vicente Cruz, huwag ko yung paparada dito kasi mabuhay rin. Kapag mabuhay rin po, 24/7 na bawal pumarada. Hop! Nakaklam po. Kaya ang rules po natin sa clamping, kailangan po nasa driver side or nasa driver seat po yung driver para hindi naklamp. Kapag wala po, automatic po yan, naklamp po yan. Thank you.
club na to, walang driver kanina. Ma'am, pwede po magmas tayo. Para bago po tayo makipag-usap. Salamat po. Ito, mabuhay lane dito. Bawal mag-park anytime. Bali, may naklab na dun dalawa. Ito, pangatlo po ito. Clamp number po yan. Na, oh. 166. 1, 2, 3. Naglalabas sa mga tao dun. Sisira niyo po yung clamp? Hindi. Hindi na lang. Hindi kasi nakalock. Yan, dapat nakalock. Hindi nakalock. Huwag niyo po nga nyo to, ha? Kasi once na nasira po yan, pwede po kayo makulong. Bakit yan po nakalock? Hindi nakalock. Nakalock po yan. Sa Central Market po. Saan yung Central Market? Dito? Huwag niyo sisirain. Pag nagkadami dyan, pwede kayo makulong, ha? Ito kasi nakatanggal, oh. Hindi na mo. Naluhag? Ano ba yan? Oo. Hindi ganyan ang tagyan, sir. Hindi nga nilaki ang kanina. Hindi nga nilaki naman yung lalaki. Ito, lock na yan, sir. Lock na po. Wala nga ako lock yan. Nakasirado to. Ito, talagang ganyan po yan. Hindi po. Abisado ko yan. Dapat nakalak doon, nakalapas yan. Hindi. Ito po yung lock niyan, sir. Pero hindi na kami naglalak. Hindi, basta sabihin mo. Hindi nga niya tinuluyan. Kasi nakita, ginan niya, sinipa. Hindi po. Ganyan po namin. Bakit nakalaki ko na yan? Nakaluwag kasi. Okay lang, diyo. Kasi ito po yung ano niyan, ito. Dito po. Nakita po kasi sinisipa. Hindi niya ginalaw yan. Nakita ko, ginan niya kasi may sumipa, babae. Kasi once na masira pa, pwede po kayo makulong. Yun po, government property po. Sinisirahin ko lang ito sa sakyan po. Okay lang o, bahala kayo. Kasi pinakunan sa akin, once na sira, pwede kayo makulong. Mabuhay lang po kasi dito, hindi po pwede mag-park. Ha? Mabuhay lang. Ano na ma'am, minsan lang naman makikiusap. Sana hindi po pwede ma'am, kasi ang rules po natin, pag tinanggal po yan, kailangan tanggalin nyo. May kumukuha sa amin dyan ng video. Hindi. Matatanggal po kami. Hindi, po. Sana nung nakikiusap naman. Ang ano na lang po natin ma'am, hindi po eh. Ano na lang po natin, pag bibili po tayo sa sakin, dahil meron po tayong paradaan. Kasi government property yan, po. Yan, itong number na po. Paano pag nakataas dito? Okay, sino ma'am? Po may-ari nito ma'am? Gobyerno. Oh, hindi po tayo pwede mag-park. Kayo na tong number na to? Yeah, ano, kayo na number na yan? Sa opisina po yan. Pwede bang tawagan to?
Hindi ba maghulog na lang ang pera doon? Bawal po doon po sa opisina. Dapat kasi meron kayong ano, ako ano parang hulog na lang namin. Bawal po. E paano kung wala kami masakyan? Hindi po, may tricycle. Ako ba ang tapukunin to? Sa Central Market nyo po babayaran. Pagkabayad nyo po, may pupunta na po dito. Ano yung tinatanggal? Hindi po, wala tinatanggal. Nakita siya na... Nakatanggal po talaga yan. Siya po nagtabid niyan, di kami. Hindi niya tinuloyan kanina eh. Kaya tatanong muna sa inyo kung bakit dahil ko sa kanya. Ang gagawin sa niya, kausapin mo na kita. Hindi po kundi nilakyan kanina. Hindi po tinatanggal. Kasi hindi po namin tinanggal na siya. Sinipa kanina ng babae. Kasi kanina sir, dapat tarayin kita ako dito. Impis na lang yung nag-trend lang. Hindi sir, hindi sir ako dito kita kanina. Kaya lang sa kapatid mo na daw kita. Kasi nga nakibigin na sir. Pero lumabas ako dyan sir. Kasi talaga nakibigin sa kanya. Kaya hindi po ako lang kanina kakakalap na lang po yan. Kaya lang nakibigin sa kanya. Panawagan ko sa inyo. Lalo na kayo mga vlogger, abangan nyo sila. Pasikatin nyo sila sa Facebook. God first.